This is Nasser, and welcome back again to my channel. Alright guys, so today we're going to make a reaction video. for my baby girl, Morris and Amor. Alright, so last Sunday, she sang one of the most na hardest pa, song na pwedeng katahin ng isang babae. So, she sang What Kind of Fool I Am. I am ba o am I? So, she sang What Kind of Fool. So, I haven't reacted to it kasi for the past 2 days, I've been editing my vlog about volleyball dito sa Singapore. So, gaano ba kasaya mag-volleyball dito sa Singapore? So, balikan nyo na lang guys kung gusto nyo panoorin. But, so, excited ako panoorin to kasi ito solo niyang kakantahin. So, last time kasi may mga kasama siyang kantahin to. I watched it when she sang with Between Escalante, I think. So, and hindi enough sa akin yung performance niya doon. So, this time, siya lang mag-isa and I'm excited to hear this one. And of course, baby girl ka to, so hindi ko pala lampasin. Kaya yung mga makukulit dyan, huwag kayo mag-alala guys, pa mag-re-react ako, okay, baby girls. Anyway, so let's go. Let's hear this one. Wala pang post ang ABS-CBN. So, ang panonorin ko is yung kay Kim Castillo, right? So, she posted a raw footage. So, let's do this. No!
Morissette, usually si Regine ang finale sa mga ganito eh, pero si Morissette ang finale. Well, because her song is the biggest song, I think. Hindi ko napanood to eh. Hindi ko napanood yung kinatanong iba, pero What Kind of Fool I Am is a very big song. Alam mo, sobrang amazed ako kay Morissette kapag ginagamit niya yung techniques niya when reaching high notes. Gusto ko makita yung ano eh, gusto ko makita yung nasa studio, yung in-air nila sa TV. Pero anyway, listening to this, alam mo yung parang, ano to eh, suicide song to eh. So parang sa kanya, sisiw lang. Alam ko, nasabi ko na to before, but bilib na bilib ako kay Bebe Girl kapag ginagamit niya yung techniques niya when reaching high notes. Sobrang smooth, sobrang suabe, sobrang at ease yung pag-reach niya ng high notes. Ano yun eh, kumbaga parang yung lalamuna mo, meron kang ano dito, meron kang i-switch dyan para ma-reach mo yung mga high notes. I-switch mo yan to a full blast chest voice, o kaya head tone, o kaya falsetto, o kaya... Alam mo yun, ang daming switch dyan eh. Pero si Mori, dadaan lang para ma-reach niya yung note. And hindi siya nawawala sa elements niya when dun pa rin yung alam mo yon, yung angas niya andun pa rin. It was a stunner, especially siya yung last. Ang ganda nung hagod niya dun sa last part, yung peak note, hindi yung last note, merong peak note dun sa part na and maybe then not. Dun sa part na yun. Sobrang clear. Feeling ko mas maganda pakinggan yung ano, yung in-air sa TV kasi medyo may noise sa loob ng studio, also yung nag-video. Kasi syempre, raw nga naman yun eh. Pero, rinig na rinig natin yung texture ng boses ni Mori dito eh. Sobrang ganda. Sobrang linis. Sobrang maayos. And, I will watch the rehearsal later. Pero sabi dun sabi ng mga tao nag-message sa akin, panoorin ko daw yung rehearsal. Because, during the rehearsal, Regine throw her shoes kay Mori. So, yung iba ang take nila dun sa pag-throw ng shoes. Alam niyo ba, pag nag-throw ka ng shoes sa isang tao, it's not that you are degrading the person. It's actually more of throwing your shoes to them because you know that they are the next in line. So, yun yung significance ng throwing shoes. Although Regine, I think she did it in jest. Pero ganun yung sub meaning nun. And also, what I love about this video is nakita natin kung gaano sila close towards the end. Like, bumeso si Sarah kay Morissette and then Ogie kissed her in the forehead. So, parang ang sarap tingnan na they are treating each other as a family. Pero yun nga, vocal-wise, Mori gave us a stunning and stellar performance of What Kind of Fool. So, I can't wait to watch the aired version. Yung in-air nila. Wala pa, hindi ako pinupost ng ABS. So, ito muna gagamitin kong video. Wala na akong masabi eh. Kasi parang sa mga previous videos ko kay Mori, nasabi ko na lahat ng pwede ko sabihin sa kanya. And it's too redundant for me to naulitin ko ulit yung mga sabihin ko sa kanya. It's just that every time Mori sets her foot on that stage and starts singing, deka libre yung performance. We can't deny that this girl gave us an awesome showmanship. And lagi yon, always on her toes. She's always giving her best. Ang hirap nito ah, ang hirap tong kantang to sobra. I'm happy that they are positioning Morissette towards the end, which is malaking bagay yon sa mga singers na kapag ikaw ang hinuhuli nila, pag ikaw ang finifinale nila sa isang prod. Malaki yon, that's big. And I'm happy that she's having this recognition from her ASAP and production family. And also, the respect that I think Regine is giving her, diba? And kitang-kita ko sa huling part. So, yun lang guys, maraming salamat for watching. Thank you so much and I hope you like it. So if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and leave me a comment guys, what can you say about this performance? Mamaya ako na panoorin yung rehearsal niya, pero excited ako panoorin kasi gusto ko makita kung paano binato ni Regine sa sapatos niya kay Moe. And yeah, so and lastly, if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and hit the notification bell to be notified of my next reaction video. Okay, so once again, maraming salamat po. Thank you for watching and I hope to see you in my next one. Alright, so I love you all. Kudos and ciao. We'll be right back.